how do we design the solution to consistency and direction? No? Kasi yun yung lalabas sa problema ng graphic designer, consistency and direction doon sa different communication materials. Okay? So next slide is designing solution. So three elements lang naman doon, no? So three things to remember pag nag-design tayo ng solution. So ang lagi nating isipin as a graphic designer ay yung audience, yung technical requirement, and yung look and feel. Ngayon, ganito. Baka kasi yung iba sa inyo ay nag-major ng visual communication, which is different from graphic design. Ngayon, yung itong tatlong ito, no? Ito lang kung pwede na to para sa isang graphic designer. Pero pag ikaw ay visual communicator, like ikaw ay art creative director or art director, teacher, no? Hindi lang ito dapat isipin mo dahil mas malawak pa yon, no? Pero that's another topic. Pero for a graphic designer, to solve a communication problem, itong tatlo lang. So, know your audience, learn the technical requirements of every communication materials, and establish that look and feel to communicate the exact message on all communication materials. Okay? So, let's identify each. So, audience. So, sa audience, or we can say target audience, dahil hindi pwedeng ang audience natin ay yung masa. Walang ganun, no? Hindi pwedeng sabihin na pag tinanong natin yung sabi, boss natin or kung sino man, sino po yung kakausapin natin or yung audience natin? Dapat lahat. Pero pwede rin naman. Pero medyo mahirap yun, no? Medyo mahirap. We should at least stay on a single market or audience. So we should target it. So with that, we should understand that targeted market or audience, yung needs and wants nila. Yung characteristics, yung attitude, behavior, status in life, demographics, etc. So, yung mga yun, kailangan yun para mas maintindihan mo yung audience mo. So, tingnan natin yung isang example. Isang example ng audience. So, basahin ko lang. So, John is a middle-aged man reaching the midlife crisis aspect of his life. He is in need of an internal change and lack motivation and direction to believe or act on an invitation. He wanted to feel important and pampered. Though in a crisis, he got a good and stable job in the government. So, mapapansin natin dito, hindi lang natin sinabi na edad lang niya ay 25, siya ay nakatira dito sa Quezon City. Hindi lang ganun, no? As much as possible, we describe our audience like we know each other. Na parang kilalang-kilala mo yung audience mo. Ang pinaka madaling ang gawin dyan ay mag-personify. So, ang gagawin mo, papangalanan mo yung representative ng audience mo. So, with that, mas nagiging personal. So, dahil doon, habang gumagawa tayong design, i-consider mo ngayon si audience, no? Iisipin mo lagi, magugustuhan kaya to ni John, no? Maiintindihan kaya to ni John yung nilayout natin. Mag-respond kaya siya dito sa words na ginamit, itong sa colors na to. So, dapat iisipin natin laging ganun. Mag-respond ba sila doon sa ating ginagawa. Kaya kailangan nating kilalanin kung sino yung audience natin. Yun. Next, we identify is yung technical requirement. So, know how the chosen communication material works. Since ang communication materials is varying from digital to print, from 3D to intangible, so, kailangan kilala natin yung materials na yan. Dahil bawat materials, iba-iba ng requirement. So, halimbawa, ipiprint ba yan? So, dapat yung gagawin nating material, CMYK. So, before we start graphic designing, we should know kung saan pupunta yung output. Halimbawa, magli-layout ka for newspaper. Tapos, layout ng layout, naka-RGB ka pala. Diba? Problema yon. Dahil yung lahat ng pictures, lahat ng shapes, colors na ginamit mo, would change into much different color kapag ipiprint na. Yun yung nagiging error kapag gagawa tayo ng material. Lalabas, ay, ang pangit ng color ah. Pero ang ganda naman sa screen. Dahil hindi print ready yung ating material. So, ang gusto kong sabihin dito is know the communication material properly. Para alam natin kung paano ipiprepare yung ating graphic design output. No? So, yun.
So, as much as possible, know every detail. So, ito yung example ng isang technical requirement. So, next po tayo. Yan. So, ang technical requirement ay, o ang materials na kailangan na gawin ay Facebook carousel ad at email invitation. So, dalawa. So, bilang graphic designer, dapat hindi ka lang mag-research dun sa isa lang. Tapos yung isa parang papabayaan. Dapat hindi. Dapat well-versed ka, kumbaga. Yan. So, nung research mo, ang Facebook carousel ads, may minimum width na at height na 600. Ngayon, yung email invitation naman, ang best image size niya is 600 to 650. Yan ay halimbawa lamang. So, ganun ka dapat mag-research dun sa communication materials na gagamitin mo. So, sana naiintindihan po natin kung gano'ng kahalaga yan. Dahil, halimbawa, ikaw ay magpiprint ng t-shirt. So, magpiprint ka lang ng t-shirt, maraming iba't ibang paraan ng pagpiprint ng t-shirt. So, dapat alam natin kung ano yung klase ng tela. Ano yung klase ng ink na gagamitin. Anong process yan? Yan by embroidered or heat press, no? Sublimation, kung ano man. So, dapat well-versed ka doon. So, kung hindi mo siya alam, tapos gagawa ka ng project, dapat i-research mo muna bago ka mag-start. Dahil baka may specific na kailangan kang i-prepare bago ma-print. So, yun ang second na kailangan natin is to be learned with the technical requirement ng communication material na gagamitin sa ating projects. And last is look and feel. So, we define it by the way that something appears and how appealing it is to an audience. So, appearance or form and appeal or experience. So, it's either, no? So, pwede natin masabi natin na yung form is also the appearance or the look and the feel could be the appeal and experience. So, these two are very important, no? In communication. So, yung dalawa is very objective, no? Na may isang sagot, may isang tanong, may isang sagot. Pero itong look and feel, medyo, ano to, medyo subjective. Pero napaka-importante. Pero pag ito, nalimutan mo, masasabi natin mag-fail in communication. Bakit? Halimbawa lang, no? Halimbawa, nakikipag-usap ka sa stranger. So, yung stranger na to ay pogi, magandang lalaki, binatan o magandang babae, kung ano man. Tapos, mabait. So, nag-approach sa'yo, tapos magalang, no? And all. So, basically, no? Yung instinct mo, medyo okay lang makipag-usap dahil andun yung look, andun yung feel, yung pleasing personal, pleasing look niya and yung nice attitude. So, yung dalawa nasa kanya. So, masasabi natin yung communication effort ay magsasucceed. Pero kapag kabaliktaran niya na yung lalaki medyo hindi kagwapuhan, no? Tapos medyo rude pa, masama ugali, yung approach ay siga-siga. So, automatic yung communication mag-fail. So, yun yung gusto nating sabihin, no? Na ang look and feel is always should be considered. Yan ay hindi lang dapat maganda. Dapat kompleto. May look and feel. No? So, yun yung tatlo. No? Recap lang natin. So, designing solution. So, meron kang audience. Meron kang technical requirement. Look and feel. So, yung look and feel yung sinasabi kong importante. Diba? Dahil ito yung pag-uusapan natin later on. So, next slide lang natin. So, yung dalawa. Ay, yeah, medyo distorted sa dyan sa inyo dahil hindi tugma yung typeface. Pero anyway, yung audience and yung technical requirement, excuse me po, ay objective. Kumbaga, straightly, pwede mo siyang masagot with extensive research. Okay? Pero yung look and feel, it requires experience and intuition. Kumbaga, pag ikaw graphic designer, hindi mo to agad-agad makukuha kapag ikaw ay baguhan lang. Pero kapag paulit-ulit mo na siya nagagawa, kumbaga, kabisado mo na yung process, magiging mas automatic na to. Kaya minsan, pag kumakausap ka ng professional na graphic designer, kukwento mo lang yan to, magtatanong siya, sasagot ka, may isip na agad siyang akmang look and feel for that specific communication material. So, very subjective to, no? Dahil wala tong exact science. Pero, kailangan natin itong makontrol at madirect. Kahit subjective siya. So, dapat makontrol pa rin natin ito, no?